Cora and Louie against the Estes of Blacklist International. Kasi yung gusto ng Blacklist International sa lineup nila is magkakadikit. Mm-hmm. So kapag kami na silang kalaban na Louie, yung vacuum, talagang ubos ang buhay. Mahirap yun. Even the best of the Kagura, mahirap talaga ang pwede mangyari doon. Pero feeling ko, Blacklist International, kulang sila dito ng sustain. Pero ayan, Barat. Sabay nag-pick. Speaking of which, ito yung show. Could be kay Haji, pero kinuha yung Alice ng EVOS SG. Alam mo, sobrang baba ng pick rate ng Alice dito sa tournament natin. Konting-konting times lang natin siya nakita. May mga specific teams lang talaga na mga binabanan yan. Pero eto na, it is time. Agents, Pilipinas, ayan na, Coach Bonchan sa ating frame. At papasok na nga tayo sa unang laban ng Blacklist International versus EVOS SG. Makakayanan ba ng EVOS depensahan ang home court representation ng kanilang country or ang Blacklist ba? May tatapusing business sa susunod na mga laban na to. Sabi ng Blacklist International, eto na ang time para gumapang ng matatag na ilatag na nila ang kanilang mga heroes. Signature heroes for both of our teams, JPL with the Florin. Kakaibang technique ang kanilang ipapakita. At ito na ang laban. Game number one, EVOS SG and Blacklist International. Pinag-uusapan natin dito ang Florin ni JPL. Mostly nakikilala natin siya sa jawhead na signature hero niya. Yung mga agre. Yeah. Yung parang biglang nagugulat na mga hero. Kaya nga sinabi natin yung JPL, may mga specific heroes yan para dito sa player na EVOS SG. Pero kung titignan natin yung laning, no? Adam here and Oheb, nabanggit kanina yung ating mga players na talagang tututukan. It is a Clint and the Brody, matagal natin nakita yan, or most of the time nakikita natin dito on M3. Mm-hmm. But Blacklist, maganda yung kanilang mid lane. Ito yung signature heroes nila, but for Wise, that is the Nathan. Alam mo talaga yung Nathan, madami nagagawang wonders from mid game to late game pa lang eh. Yung pushing, yung pagtuno ng mga tore. But once sinayaan mo din yung Nathan kasi hindi mo, kahit di mo nga galawin mo sa jungle yun, nahihirapan din kayo umarap dyan eh. Oh, tsaka mabenta talaga yung Nathan ngayon kasi malapit na yung Pasko. Oh. Nathan de Coco. Nathan de Coco, fruit salad. Gusto mo ba na parang panghimagas to? Oh, sakto, kailangan din ng mga ibang Ricardos doon. But Blacklist International, ito na naman yung kanilang strategy na mabagal muna na facing pag may pwedeng makuha, tsaka sila go-go against EVOS SG, which is hindi yun yung gustong gawin ng EVOS SG. Kasi as much as possible, since si Potato dito ang kanilang jungler, kailangan ma-focus nila lahat ng gold kay Adamir. Kay Adamir talaga eh, no? And nakita natin dito, sabi mo kanina, Nathan Di Coco, meron ding potato salad. Ay! Galing! Sakta yun, noche buena. Yun yung mga gusto ko makita sa pagkainan. Potato. Alam mo, masarap yung potato salad. Pero ngayon, mukhang may unang ganap dito from EVOS SG and Blacklist Internationals. Kanina nga, going back from what you said, yung EVOS SG, sometimes they can be a momentum-based composition. Mm-hmm. Kumbaga, they're waiting for everybody to activate. Hinihintay nila si Adamir or either si JPL Potato to take the lead. So for Blacklist International, laning pa lang nila. Do you think meron gawin ng contest pa lang early game? Especially na, mostly Blacklist kasi alam nila kung paano i-sirain yung tempo. Oo, kumbaga, Blacklist International dito, meron silang Estes, tapos level 4 na si OMIV. Ngayon, na EVOS SG, pag hindi sila magkocontest kasi sa mga gantong klase ng objective, para sila yung malulugi. Yeah. Not unless, ilayo talaga nila lahat ng focus kay Adamir, tapos manggugulo lang sila sa mga objectives na gusto kuhanin dito ng Blacklist International. But this is going to be a long game para sa ating dalawang teams. Na-secure dito ni Wise ang turtle. The first fight is gonna happen here. Gear and Sail. Susubuhin ko yung si Edward. Ito na nga, sino-so-called teamwork na nga, pero nasipa. Ito na nga, na-corner dito si Potato. Sinusubukan niya umalis, pero ito na nga, follow-up ni Omai, Venus, and Wise. Sila pagkakan ng Glorious Pathway. Makaka-backout ba dito ang Blacklist International? But Potato takes on Haji. But si Wise mga backup sa likod. Kakaya naman ni JPL makaiwas dito. Nag-switch! At ito na nga, JPL ang unang target. Nakuha nga ni Edward. Sige, sinusubukan dito. Mag-ultimate. Dito na welcome. Binalik doon mismo sa kanilang bush. Oh, sabi dito ni Edward, huwag muna tayo mag-engage or huwag na natin i-continue yung teamfight dahil nagamit na yung mga skills na pwedeng gamitin ng Blacklist International. But we have to commend both Potato and Oh My Venus during that teamfight. Potato na Glorious Pathway. Same goes with Oh My V sa paggamit niya ng kanyang ultimate during that time. And then dito natin nasasabi na yung EVOS SG, more on momentum sila, pero right now, sila yung gumagawa ng sarili ng momentum. Yes. This is a very different EVOS SG from yesterday match kasi na nagiging aggressive sila
Because they know na meron Estes sa lineup ng Blacklist. Oh, parang kinukuha nila ngayon na they're not trying to commit overextensions kanina and they have to pick the right fights. Oh, kumbaga, yun na. Parang parehas nga sila ng Keto Victory. Kailangan nilang magkaroon dito ng tamang fight para ma-maximize nila kung anong heroes ang meron sila ngayon. But Evo's SG, kailangan nilang bantayan later tong si Gear. Yeah. Kasi mahirap patayin na eh. Pag nagkaroon ng stocks or kumbaga, nagkaroon na dito ng malakihang lifesteal. Yan. Ito na yung pagkakataon talaga ng Blacklist International to either tone down ang late game possibility ni Gear. Pero merong gank sa baba na nangyayari. Oh, tatlo sa dalawa. Pero si Oh My Venus, kinuha si JPL. Sabay nakuha dito. Nastaan si Potato pero sinusubukan niya makaligtas. Pero Haji. Si Haji, suntok at sipa nakuha dito ng Blacklist International. Si Sela, si Adam yung sinusubukan mag-gress po. Pero Blacklist International on the response. Huwag niyo munang kukunin nandito. Ito na ang tropa. Parang caroling lang. Saktong-sakto eh, no? Parang nag-jingle bells. Sinalubong yung bariya na ibibigay dito ng Evo's SG. During that one, tapos may nakuha pang isa. Turtle objective, nakuha din ng Blacklist International. But we have to take note, bottom lane kanina, ang ganda na naging position ni Oheb and even Oh My Vita na yun, yung players ng Evo's SG. Dahil alam nila eh, meron silang sustain. And top lane, Edward, na maximize nila yung outer turret energy shield. Same goes with Wise. Meron na rin siyang Hunter Strike on this game. So damage is later on, 2.6k gold for Blacklist International. Maganda yung pangangatok ng tao po dito ng Blacklist International sa taas sa baba. And nakita nila dito, Chantel, sinabi mo kanina, yung Alice, kailangan din bigyan ng pressure. At the same time, si Adamir, actually, hindi mo na siya nag-i-engage sa mga teamfights. As a Brody, ito yung signature pick din niya kung papaabuti nila sa late game. Oo, kumaga si Adamir nga dito, na-force din siya nga kumuha ng Dreadnought Armor. So alam niya na may damage na agad dito mga players ng Blacklist International. Pero again, Blacklist! Oh, look at the damage. Edward, hinaharangan niya pa JPL. Nilabag yung Glorious Pathway dito. Pero ito na, naghawak kamay ng Blacklist International. Oh. Pero the damage si Edward na sa likod. JPL, muna humihina ang buhay. Parang Circling Eagle, si Sayla. Hindi kinaya. Tatlong gusto sumugod Evo's SG. Ito na, si Potato at si Gear. Kinakaya pa ang damage. Pero sa likod si Ademir, nang galing sa likod. Kinoconnect ang mismo tournament member. Kaya kaya naman dito, si Potato. Hinaharangan pero susustain pa rin. Tinapos na ni Oheb. And that's a double for Oheb and Blacklist International. Sinamahan pa ni Aji, si Ademir. Walang torn apart memory. Blacklist with a team fight. Apat ang nakuha ng Blacklist International. Sayla, Potato, Adamir, JPL. And right now, Blacklist International, it's all about the sustain. Evo's SG, nakita natin kanina yung kanilang team fight prowess. But for Blacklist International, na idiretso nila ito. Instant replay brought to you by Oppo. At this moment, nakita natin na may damage si Evo's SG. Pero si Oheb kasi, free hit. And during that time, si Adamir, nagamit na niya yung kanyang torn apart memory at nagkahiwalay pa nga. Even Gear and Edward, nagkaroon siya ng matchup, giving a double kill for Oheb. And at the same time, na-secure pa ni Haji yung another kill for Blacklist International. Sinusubukang isustain ng Evo's SG ang laban na yon. Pero dapat iwasan yung mga ganong klaseng engage. Kailangan mo nila maging time. May pagka-late game ang lineup ngayon ng Evo's SG, but now Blacklist International third turtle for the game. Hindi ang laki. Ang laki actually na nakuha. Ang advancing yun, 4.7 na rin. 4.7 gold para 7 minutes na ating laban. Ito na naman tayo. It is a different ube variety para sa Blacklist International. Napakalinis ng farming ni Wises, namatay siya ng isang beses. But again, napipigilan nila yung pwedeng gawin or yung aggression kanina ni Evo's SJ. Nagkabilihan na ng mga blue para kay Potato dito and a JPL. Same goes to the other items, Calamity Reaper and the BOD. May mga items or may mga damage na for Evo's SJ. Pinasok ni Haji. Pero kasi Edward sumalubong na rin for the reinforcement, si Adamir ang unang target. Dito na si Welcome. Balik sa Blacklist International. Labagan ng Glorious Pathway for tatlo. Look at the damage from Blacklist International. It's gonna be a punish. And as well as two members is going down. Pero si Wise kinuha na rin dito. Si Gear, tatlong kills for Blacklist International at lima ang nawala. Wipe out, sabi dito ng Blacklist International. Nakita mo yun? Parang nahilo yung mga players na Evo's SG kasi binato. Dito ng frisbee ni Wise. Frisbee, parang ano, Moonstar 88, nahihilo. Nalilito. Ayan, kailangan practicein natin kumanta next time. Eh. Kailangan. Nauso yun kanina sa lounge pa lang. Ang dami natin, kagabi pa lang. Kagabi sa ritual pa lang. Natin. Oo nga pala. Diba? Blacklist, Onyx,
Anyway, makita natin yan. 12-2 ang ating score. 8 minutes on to our game time. We have Wise here with a 6.3k gold. Pero hindi, magtumutok tayo kay OHM now at 7.5k. Meron na rin siyang Malefic Roar. Sama mo pa ng Berserker's Fury. Additional critical ng critical. Pipitik na naman ang ating Filipino Sniper later on against EVOS SG. At si Potato nanlalambot against Blacklist. Kinain na naman ni Edward. Feeding Wise for a mega kill. Blacklist in control sa mapa. Wala nga nabawasan sa tore nila. And even yung minions, Chantel, avancing ngayon ng 11,000 gold ang Blacklist. Sobrang laki. Kasi imaginein mo, si Oheb dito, shoot na shoot yung mga binibigay niya against EVOS SG. 407. Kasi mga papasok dito for the side of EVOS SG, si Potato and si Gear. Automatic naman, may mga binabato nga dito na freeze BCOY. So napakahirap for EVOS SG. Blacklist International, sobra, as in sobra pa sa sobra yung kanilang kalamangan ngayon. Matagal bago makahabol ang EVOS SG. At ang crucial dito, wala talaga silang pang-clear na minion wave. Yun lang, ang kulang ngayon. Alam mo, inakita ko nga dito kay Nathan, ito yung mga, alam mo pangkaroon yung mga Tansan? Ayan, oh. Yung... Ano nga yun? Karambas? Oh, parang ganun. Parang apelido yun. Makarena. Ay, hindi. Ano yung pangkaroon yung mga Tansan? Ayan, oh. Yung... Ano nga yun? Karambas? Oh, parang ganun. Parang apelido yun. Makarena. Ay, hindi. Ay, parang ano? Maracas. Maracas. Kaya naghalo-halo na. May sipa mula kay Haji. Pero si OF nakatapos ng kill kay Adamir. Pero kayo may detolos mga kay Edward. Iniipon dito ang EVOS SG sa Gedli. Oh? That's a double. Sinusave pa na talaga. Hindi kinakaya ng EVOS SG. Si Sail at si Gear. Napapaback out na lang. Sinusubo ng tumipes at Blacklist International. Eto na nga. Si Gear. Hindi na kinayanan. And oh my Venus finishes the job. And Blacklist International taking game number one. Blacklist, they are ready to once again advance dito sa ating tournament. Isang mabilis at malinis na performance for them. Gamit na gamit lahat ng pwedeng gamitin. Yes. Kung sabang instrumento at Caroline pa lang. Sabi mo kanina, para silang nag-jingle all the way. Yan. Kasi meron silang maracas. 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 Sino ba si Karambas? Shout out sa iyo kung sino ka man. Shout out mo sa mga Karambas dyan. Pero boom, karaka-raka din talaga yung pinakita doon ng Blacklist International. Napakalinis na performance, even for Oheb. Kaya siya tinawag na the Filipino Sniper. Talaga naman ang Blacklist International. Sino si Edward, oh? Naka-chill lang. Hindi nga naka-ano yun. Nakataas pa nga yung paa kanina. Nakataas yun pa, hindi nga naka-ano yun, naka-headband. Oo. So, mamaya daw. Oh. Hindi, parang, mamaya dito muna, tapos pataas ng pataas. Baka may binubulong sa'yo si Fred, ah. Meron. Meron, diba? Sabi niya, ha? Huh? Naintindi mo? Okay. Tama siya, diba? Tama naman siya. Tama